Yon. So, ayun guys. Kung mapapansin nyo, wala tayo sa Maynila ngayon. Nandito po tayo sa Ormoc. So, dito ako bakasyon lang saglit naman. 'Di ba? Tapos next week babalik na tayo ulit sa pag-ikot kasama ng Team ISKO. So, ang ire-report ko lang po muna sa inyo ngayon ay yung bagong pahayag ni Mayor ISKO Moreno tungkol po sa modernizing our Navy and Coast Guard to improve yung pong West Philippine Sea Defense. Alam nyo naman po itong topic na to napaka-importante sa akin. Talagang isa po yan sa mga main advocacy nitong ating channel. Gusto po natin na maging matatag at hindi tayo binubuli ng kahit anong bansa. Ang gusto po natin, friendly tayo sa mga kapitbahay po natin, but at the same time, hindi naman po tayo papayag na tayo po ay basta tulak-tulakan na lang ba? Yung parang wala tayong magawa, di ba? Ayaw po natin ng friction or anything, pero dapat po we respond accordingly at hindi po yung pumapayag tayo na binubuli po tayo. Kasi the more na nagpapabuli tayo, the more na hindi nila tayo nirerespeto. So ganun lang po kasimple yun. So basahin po natin yung article tapos mag-react po ako. So, yun. So, presidential aspirant ISKO Moreno on Friday vowed to modernize the Philippine Navy and Coast Guards to improve efforts in defending the country's sovereignty sa WPS. In a statement, quoting his radio interview, Moreno said the modernization will also ensure that Filipino fishermen will be able to fish in the disputed areas freely, peacefully, and productively. Sabi niya, it's high time for us to redirect most of our resources in the armed forces to reinforce our capacity in that part of the country. Tama naman talaga. Malaking punto naman ito ni Yorme. That's why about 2 months ago, sabi ko, we will reinforce our capability with regard to our Navy and Coast Guards. So for him, the country should increase the Navy and Coast Guards presence from Tawi-Tawi to Batanes, buong coastline po natin, and invest in the services reinforcement since the Philippines is an archipelagic country. Sabi niya, he believes that positioning in a very strong manner will help the country in dealing with China and activities in the disputed territories, citing such a similar strategy by Indonesian President Joko Widodo. So yun na naman, na-mention na naman po niya si Joko Widodo, napaka-importante po niyan kasi yung si Joko, si President Joko ng Indonesia, nagawa niya eh. He stood up eh. And alam nyo po, when you stand up sa mga bullies, they respect you more. Eh, tingnan nyo naman, mas marami pa nga silang nakuha kaysa sa atin eh. Mas marami pang binigay sa kanila. Diba? In the same way na naging matigas si Pangulong Duterte sa US, diba? We could also do the same. Hindi naman na pagsabihin na nag-aanap tayo ng gulo eh. Mas matigas lang tayo. Hindi tayo sunod-sunuran lang. And of course, kailangan merong strong Navy backing it up. At sa akin lang po, sa tingin ko, mas maganda, mas lalong madetalye ito ni Mayor ISKO. Sa akin po, tingin ko, anong mga ships ang bibilin, anong mga... Maganda po ganun eh. Kasi syempre, maganda yung medyo nai-imagine natin. What will our Navy look like under ISKO Moreno? So this is an issue na dapat mas palawigin pa ni Mayor ISKO at mas lalo pang papaigtingin yung pong mga gagawin, paano po palakihin itong Navy, yung Coast Guard. So I think that this is a very important issue. So ito din, may sinabi din siya tungkol sa Sabah. Moreno said that his administration would also focus legal means to pursue the country's claim over Sabah, which was located sa island of Borneo, south of Mindanao. What matters most is, tulad ng West Philippine Sea, nanalo tayo, like in the West Philippine Sea, we won. Kasi yun nga, sa ruling, nanalo tayo. So sa legality, may karapatan tayo doon. Yung sa Sabah, syempre, ibang usapan yan, ibang gulo din yan. So sabi niya ulit, we will be fearless in addressing that, we will be fair in dealing with them, and we will be faithful to every Filipino. That's how we are going to approach it. So, yun po.
So actually, Saba, ibang issue yan, ibang gulo din yan, ibang mga kasuhan din yan, ibang mga legal issues din yan. So I think the more pressing concern now, of course, is sa WPS. Pero yung sa Saba, kailangan pa rin harapin, kailangan pa rin pag-usapan, di ba? Pero yun nga, like I said, ang more pressing concern ay yung sa WPS dahil tuloy-tuloy yung kanilang paggawa doon. So I think it's very important na talagang bigyan ng atensyon. Yun nga, like I said, doon sa sinabi ko kanina, siguro mas maganda kung mas madedetalye ni Yorme kung kaya ng drawings, more visualization para mas ma-imagine ng tao. Alam nyo po, yung problema natin sa China, yung kanilang pagiging aggressive will be a problem for decades to come. So kailangan po natin ng matigas na leader. Hindi po natin kailangan ng leader na parang oo lang ng oo sa China. And ako po, I worry na pag yung leader natin ay mahina, eh hindi po kayang mag-stand up sa mga bully na ganyan. So ako po, naniniwala ako si Isko Moreno, hindi papayag yan. Kakayanin po niya, hindi papayag na basta-basta binubuli lang yung ating mga kababayan. And Navy and Coast Guard, maganda po siguro, planuhin na magkanong budget dito, saan kukunin, saan i-reallocate. So I think it's high time na palakasin po natin yung ating Navy at Coast Guard. That the Philippines starts na on a mission to become a Navy and a coastal powerhouse in the region. Of course, malayo yan, matagal yan, magastos yan, pero kailangan simulan eh. Hindi pwedeng wala tayong direction, hindi pwedeng wala tayong target eh. Hindi pwedeng bahala na o in 10 years, 20, dapat may plano. And I think yan ang pwedeng sumulan ni Isko. Okay, so yun guys, yun lang po ang latest update po natin. Dito lang tayo sa Ormoc. See you po sa next video. Stay safe po parate. Pilipinas, God first. Bye bye guys. So ito guys, nandito po tayo ngayon sa Ormoc. Ang sarap po magbiyahe-biyahe. Hindi na muna ako umuwi. 1 week po ako dito sa Visayas. Meron lang pong mga meeting, meron lang mga kinakausap, mga negosyong ginagawa. Pero yun, next week, abangan nyo po sa Visayas uli ang team ISKO. Hindi ko muna sabihin ko saan. Pero ayun, nandito ako. 1 week ako sa Visayas ngayon. So ayan, ito yung ganda. So ayun, sasama ko lang kayo sa pag-ikot-ikot natin. Ganda din dito. In fairness, dito sa Ormoc, malinis din naman. Maayos din naman yung tsura niya dito. Christmas tree sa likod. Yun, sinama ko lang kayo sa biyahe ko.